everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And maybe you're confused regarding dun sa masayang-masayang intro, no? Yung mga nakita nyo naman, mga captured ng mga ating kapulisan, no? So, before we start regarding the topic, natanong nga natin, no? Is social media no holds barred, diba? So, tingnan muna natin yung mga actual na sitwasyon sa kanilang mga pinagagawa. My God, I hate trucks. Okay, so ayan, nakita nyo naman, di ba, yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga pasikat sa social media. Dami nilang pera. Sabi nga, makapagpasikat lang. Then, marami kasing natutuwa, and still marami yung confused. Dahil, ano ba yung kaso? No? Bakit ang daming gumagawa? Naiintindihan ba nila? At may nagsabi pa nga, di ba, na ang akala nila, no, anything goes sa social media. But as I mentioned nung i-vlog ko nga itong si teacher, no, si 50 million, nabanggit ko nga na it's not just a simple misdemeanor case, no. Kasi yung misdemeanor medyo mababaw lang naman ano. But this one goes to inciting sedition. Kasi nagpa-plot ka, 'di ba? Sabi ko nga, it's you're calling out an assassination plot to the highest leader of the country. So for many to understand these things, no, according to law itself, no, I put here some details regarding the R810951, okay, under the revised penal code. Ayan, para sabi nga eh, the reference is actual and according to the 17th Congress when they make these revisions. So, and mahirap kasing magdunong-dunungan. It's better to be in a proper reference in accordance to the law na naipasa. Ayan. So, para naman maging aware ang lahat, huwag yung pasyadong pasikat-pasikat. Kaya nga, we're always saying, think before you click. So, pwede nyo namang i-post para mabasa, di ba? Yung mga nakasaad para maintindihan ng malinaw. Kasi, this part is according to those things that they're doing. Kaya, itong mga inilagay ko lang dito sa video na to is yung nararapat lang na dapat nilang harapin. So, take your time to read. Don't skip. Okay? Kasi, sabi nga, so we will understand and we will learn. Kasi mahirap yung nagdudunong-dunungan. Better sabi ko nga, ang reference natin is according sa batas. Okay, ayan, siguro naman malinaw naman sa atin kung ano yung kanilang kinakaharap. Medyo mabigat-bigat, di ba? Kaya konting ingat, guys. Sabi nga, we can criticize, no. We can make our rants, no. Pwede naman tayong magbubusa, maglabas ng damdamin natin, but calling out an assassination plot, no. That goes to that case of the inciting to sedition. We have to think not just twice or thrice, but maybe 1,000 times or 1,000,000 times at what they are claiming that they can give to people who can kill President Rodrigo Roa Duterte. No, it's not a simple joke. You cannot just claim that I am just joking. No. Diba? Kasi kakalat yan. Alam naman natin kung gaano kabilis sa social media. Diba? Kakalat yan. Twitter,
Facebook share dito, share doon, pati mga nagsha-share, nadadamay, etc., etc., di ba? So, yun lang naman yung laging paalala. As I'm always saying, sometimes, yeah, I'm getting emotional with these kinds of people, no? Na, nasabi ko nga, I'm trying to prevent myself na makapagsalita ng hindi rin maganda in my own vlog. Kaso parang, alam mo yun, di ba? Sabi nga natin, tao lang tayo, eh. Diba? Pero in such basis, sabi ko nga, it will be better to be a constructive criticism than a destructive criticism. Actually, even nagkakaroon ako ng emotional factors, no? or feelings with my vlog sometimes regarding on explaining things to them. Wala, hindi naman ako naging destructive, no? I just want them to face what they should face. Okay? So, as I'm saying, kung wala ka rin lang namang masasabing maganda, shut up your mouth. Kasi, if you don't have anything na ilalapag mo to help the current situation or any kind of situation, always remember that you are part of the problem. Wala ka naman na ibibigay na solusyon, eh. Imbis na maresolba ang sitwasyon, dinadagdagan mo lang. So, yun lang naman guys, and I hope may natutunan tayo sa pagkakataon na to. Yun lang naman ang lagi kong ninanais na may ma-share, na may matututunan, may mauunawaan. Okay? Yung pambabash, yung criticizing, that will be fine, as I said, no? But make it proper na hindi ka magkakaroon ng attempt na magkakaroon ka ng ganyang klaseng kaso, di ba? So, it is not only for the president, it is to whoever, no? In especially with the officials. So, konting iwas, 'di ba? Me also sometimes I rant, 'di ba? Kasi nagagalit ako. Nagsasabi ako ng damdamin ko. Pero I'm trying to minimize, no? Of like, yeah, yung mag-curse ka, 'di ba? That's normal. Even the president is cursing, 'di ba? But magsasite ka na ng ganyan, it's a totally different story. Okay? So, thank you very much for your time, and I hope that naintindihan ng lahat. Maging maingat. Again, think before you click. And as what I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And again, this is Diederick, and don't forget to click like, leave your comments, subscribe. And don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Thank you very much for watching. Stay home. Stay safe. God bless us all. To my family, mommy, and to my two kids, I love you so much, guys.